Bukas sa tag-tubig para ibutang sa lobe. Islami man siya kung tubig to. Ang atong ininit. Oh, kumoton ang lobe. Oh, pigaan. Put dagata inside the cocoa milk. Put into the frying pan and then stir with the ladle. Magluwagon siya. Maintain ang kalayo. Lagon siya until siya mahimong kuan ka na espeso nga lunok. Ngayon man paghimo ang BCO virgin coconut oil, luwagon na po nato. Diba ningon nga mag straight gig kag luwag ano. Ano mo lang diyan nga walay madukot ba? Mangunang-unang ka pa na lang sa nga katawad-taod, wago na sa for up to 1 minute. After luwagon sa 1 minute, undangan na sa luwag na punta. Hili lang guni sa takloban. This will go for up to 1 minute. Pwede 30 seconds up to 1 minute. Oh, nang dikit na sa dapli ng uban. Oh. Masap nga pan. Luwago na naman. Kaanam sa kaitis, sa kagamay siya. Yan, i-evaporate ang iyang tubig. Mabilin ani oil ra. Kaya kung ang kuan, maintain ang kalayo. Kung naman ganini tubig ang gata. Diyan sa 100 degrees Celsius nga boiling point. Ma-evaporate na siya ang tubig. That is why
Gakaitis siya, gakagamay ang iyahang content sa gata. Nag-evaporate naman ang iyahang tubig. Ah, mag-inis siya tubig. So, luwag na naman. May dool nga. Mayan. Oh. Magani, imong kumpasan kayo, imong ilan. So, after how many minutes na pagluwag-luwag balik-balik, this is now the result. Brown. It is being divided into two parts, the liquid part and the solid part. Kasi liquid part, muna niyang oil. Muna niyang oil, muna niyang BCO. Virgin coconut oil. Yung kanilin siya ang solid part. Put aside. Muna ni siya ang insoluble. Insoluble sa oil nga kanang lubi. Insoluble ni siya sa oil. That is why ga-separate silang duha. Insoluble solid ni siya nga lubi. Kana siya, once mapagod na siya ang insoluble solid, kuha na siya nga ng lami. Ang lami niya, murag lubi kauna gani. Pero dili na siya sapal. Part na gyapon siya sa gata. So muna siyang mahitabo. After i-subject ni mo ang oil, ang gata into anang heat na gimaintain ang iyang temperature. Dayon, separate na din ang oil. Kapag nang oil, hindi mo manang salaon. Hindi na na yung mga cooking oil. So, separated na ang solid o ang liquid. Ang oil o ang katong lubigid nga iyahang gata. So, para ma-separate gid sila, ilain ang solid. Ibilin ang oil. This is how oil is made. Kanang mano-mano. Pero kung machine ang magkuan, ang lubi, ilang ibulad. Kinanglan dried nga lubi. Ayha dayon siya pigaon. Pero sa mano-mano, inani, this is how we make oil. So, ang oil, butangan na dayon og sugar or mascobado. We call this in another dialect as matamis or kinugay. Luwagon da kuno ni. According to the chef. Puro sugar lagi ni. Saan na yun kaya siya? Hindi na. Sanglag na paanig sugar. Brown sugar. Dili undangan og luwag. Bye gulay. Continuous ang fire. Masiga ni. Oh, naisiga rin sa ilalim. Few minutes of kuan. Few minutes sa pagluwag-luwag dito pang sugar. Mag-produce na siya og kanang smell of sweetness. Smell of sugar. Sweet sugar. So, that will be the time na init na ni mo ang nilungag na pilit. I-mix ang nilungag na pilit sa isang lag na sugar. Yan na rin pag dito. Na latex siyempre, liquid man. Mix nino. Alam mo na siya biko. Minus dagata. Minus dalatik. Pero, kinakalan pa siya dalatik. Oh, right after this, mga few moments from now, na ano yung secret? Oh, expose na git. Everyone will kuan. Imitate na. Ano din, imitation. So, muna siya, gibatangan ang higo sa dahon, then we transfer ang biko from the kawali. Then,
sticky and delicate. Kay init man gud. That is why delicate. Looks yummy ah. Amok yan ang mga tao addict sa kaming Biko. Tapong ibal ang. Ever since I was a child. Sa amua lugar nga tribo. Tribo, tribo sa mga bisayang bisayang kiat. Biski. Tribo sa mga biski. Bisayang kiat. Atong nabalaan nga ang Biko para ragid na sa mga kalagkalag o Semana Santa. Pero sa lahi nga mga tribo, especially sa kanang tribo sa mga dilik-based biski, Biko sila all occasion. Apil ang pista, birthday na Biko. I don't know sa belief sa mga biski ah, pero dili gina sila ga ang mga biski. Dili gina sila ga Biko sa mga birthdays. Fiesta okay ra siguro. Birthdays never. So nganong dili man direct sa plato or sa sudlanan. Nganong ihapit pa siya sa dahon sa sagu. Ngano man be? Tubag raw mga biski. Ang makatubag, tagaag Biko. excuse me. Nga naman be, nga dahon man gitsasagan. Nga naman God. Ang Biko man God. Kanang, ang gigamit anan niya, dili siya ordinary nga bugas nga itong kakaunan. Pilit na siya. How do you call pilit in English, be? Sticky rice. Ah, rice paste daw kuno ingon to si si Momoy. Kani mong pilit mo, pilit manggod ni siya bisan asa ni mo ibutang mo pilit sa saging sa dahon ragit siya sa saging dili mo pilit. I-try gani sa sugar. Oh, that's it. That's the beauty of lapik. So after this, set aside for at least 30 minutes before nimo. At least gani 30 minutes. At least 30 minutes before nimo tilawan. Okay, okay lami basta kon init. Oh. Kay samtang ibutang nimo si ani, butangan nimo aning latik nga leftover including the sediments, kanang mga sediments yung brownish ang color. Samtang ibutang nimo ni siya nga init pa ang Biko o ang pilit. Maabsorb ni siya hangtod sa ilalom, so ang iyang kalami sa latik mupadulong sa ilalom. So kaning ma-even na ang Biko sa lami sa latik. Nanang kuan sa Biko kanang bugas na even na bisan ka na ang daplin lami nagyapo na siya pareha naglami tanan ba. So kung gusto ka nga ma-kuan gid siya, ma-absorb and ma-spread gid ang iyang kalami, ma-even sila. I-set aside nimo siya for at least 30 minutes. Dahil ahead nimo tilawan. Pero sa ako bitaw, in my experience, kanang paugmaan ni bitaw nimo ang Biko, mas lami na siya. Try gani. Be relieved from the kanang taas kayo nga gabi nga pag-fast. Diba, breakfast means you're breaking the fasting. And during the night nga natulog ka, you are fasting. You're not eating, diba? You are fasting. So, break that
You need to eat breakfast. So anything nga imong kaunon sa pagmatani mo, that is breakfast. Bahala pag dili formal nga breakfast na